trying to keep me sane. Move me from now, bring me back again. Give me the classic, something romantic. Give me all when I don't live in heaven. I always dream of the sound of pain. Someone who feels like a holiday. With all my pieces, I barely believe it. It's not the thing that I'm a lost on feeling. Hello mga kapamlat, good morning. Ayan, meron naman po tayong isang magandang property na kung saan ito po ay yes, matatagpuan sa bayan po ng Tagkawayan. So personally mga kapamlat, ako gandang-ganda sa property na to. Dahil laka na hanapin pa, may mga produkto na saging, may mga dalandam, kumikita po yan, may mugan, may small cut ng palayan. And good looking po yung property mga kapamlat, tamang-tamang retirement plan. Kaya samahan niyo po ako, silipin natin. Naku, panalo po talaga to. So bago yan mga kapamlat, intro muna po tayo. Hello mga kapamlat, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. And sa lahat po ng buyer natin all over the world. Lalo po sa mga mahal nating OFW. Ayan, dagsang biyaya po sa inyong lahat. Nandyan po yung information natin sa intro kung paano tayo makontak. Ayan, sa lahat ng subscriber natin, salamat po sa inyo. Hello mga kapamlat, nandito po tayo ngayon sa Tagkawayan. Papunta tayo dun sa binibentang property. Ay, nakakatuwa po, nadaanan namin si Citronella Farming po. Maraming tanim na si Citronella. Ayan, mga Citronella po yan, pati yun nandun. So, ayan yung pala itsura ng Citronella pag punong-puno na ng tanim. Ganda tingnan, no? Dasik na sa Citronella. So yun mga kapamlat, so dito sa part na to, inusap natin yung may-ari ng karatig na lupa. So sa kalsada kasi, galing sa kalsada papunta sa property, siya lang yung dadaanan. So kinausap natin para sa right of way. Kung yung mga kabilig gusto magpakalsada kasi pwede niya rin continuous papunta sa kanya dito. Pabor sa lupa niya po. Regarding naman po sa ano, sir? Hindi mo pwedeng ititin pati yung may lupa sa loob. Oo. Tsaka sir, ano po? Yung fishing order dito sa barangay. Kamusta naman? Ay, walang po problema dito. Wala pong NPO. Nung una. Ngayon po, wala naman. Wala. Mm-hmm. Wala nang nagbabakbakan o no? Kung ano man. Ay, wala. Ayun mga kaparmlat, sa mga nagwo-worry sa mga NPA, safe na po ang property. At makakapagsabi niyan, yung taga rito, hindi po kami. Ayan. Yung dinanan po natin kaninang may Citronella, ang may-ari noon, Pakistano. Ayan. So, ayan mga kaparmlat yung property. Ayan mismo po. Ayan. So, ito po yung karatig, yung may lupa, yung may-ari po nito. Na willing pong magpadaan siya dyan kahit sirain pa daw yung palayan na yan para makadaan lang po doon yung bibili nito. Maganda mag-ubo. Dito. Ay, lapit ko lang ako rin. Sige na rin ang bahay. Sayang ano, ba't kaya binibenta to? May edad na eh, wala siyang anak. Ah, wala siyang anak? Walang anak. Tapos may edad na siya, kaya binibenta. Binibenta. Sayang, no? Dami na gusto nga dito, kaya nga lang. So, mga takaran pa ang nyug, tapos may mga saging. May bakod tong property. Ayan. May bakod dyan ng barbed wire. Ayan, papaganun. Sakop tong kawayan ng kuya. So yan, nakagandahan po sa palayan. Makikita nyo naman, meron siyang tubig. Ayan. So sagana po sa tubig. Tapos kung gagawa kayo ng kubo dito, marami pong kawayan. So, so itong lupa po, yan po ang kalapit bahay nyo.
Kanina pala yan, sakop din ito. Ito, sakop din yan. Ito, sakop to. Yan, dami pong kawayan, no? Isa, dalawa, tatlo. So, sakop din po itong palayan dito. Yan, maganda po yung pagkalupa niya. Paburol-burol lang. Kasi ba buong tarim na tarangita daw? Oo. Sakop yan. Sakop niya. So, yan. Hindi sakop yung binibit ng lupa. Kanya din naman yan, ipapunta niya doon. Ah, kanya rin to karating. Kanya karating, kanya din yan. Ang binibenta niya lang, itong isang titulo. Oo, oh, itong isang titulo. Dahil yan yung mga nabili, yung mga nabili. Ayan, mga takaran pa po ang nyog nito. Bukod doon edi, maganda po yung pagkalupa niya. Maghili man siya, banayad lang siya. So, sakop po yung mga dalanda na yan. Kumikita po yan mga kaparmlat yearly ng 35,000. Yan pong dalandan pag hina-harvest. Ayan. So, nandyan po tayo kanina. So, umakit-akit tayo dito ng konti. Para makita nyo naman tong ibabaw. Dami, no? Dami niya mamunga, oh. Ayun po. So, ito na yung porsyon ng daranghitaan. Ganda. Tapos may kambingang kano. Para mag-maintain ang damo. So, ang kagandahan dito sa mga kaparmlat sa daranghitaan na to. Kumbaga, fresh pa siya. Hindi siya kagaya ng ibang daranghitaan na sobrang tanda na ng daranghita. Yung parang pakunti-kunti na ang ibubunga. So makikita nyo naman po, sa bawat tanim, talagang healthy pa yung daranghita niya. Pagdating naman sa nyog, kita nyo naman, pag namunga, ayan. Ganda rin ang saging, matataba ang lupa dito. Ganda. Ayan, ito. Puro ano dito ang saging, ano? Yung... Senyorita? Ano yan? May lakatan dyan. Ah, may lakatan din. Lakatan sa ba? San Fernando. Bata pa tong mga ano. Marami-rami pang pakinabang ito. Mga daranghita na to. Saging. So, ito pala mga kapamlat, itong mga saging na yan, yan po yung mga lakatan. Yung sa kabila, mga senyorita yon. Yung mga nandun, yung tinignan natin kanina doon. Ayan. Anong uring kawayan po ito? Ito yung pwedeng bahayin? Ay, oo. Ito yung magandang kawayan eh. Yung may tinik. Yung ginagawang katig tsaka supa. Ba, panalo yan. Binibili ba kayan? Mahal? Mahal lang ano yan, yung may mga tinik na kawayan. Maganda yung kawayan nila dito. Lalo kung ito yung nalinis-linisan pa. Gandang-ganda nito. Tambak ng kawayan, no? Ilan? 40. Laki, no? Oo, hindi nang sinigat lahat. Ilan mo sa kapatid.
sa tiyong ating titigilan doon, simula dito, doon, sa tiyong ating titigilan doon, abot tayo doon. Tinigilan na? Yung titigilan natin sa may-ari ng lupa, nalagay ka sa atin. Ah, sakop na itong kanila? Sakop nito hanggang doon. Pero partis na mga kapatid. Ah, oo. Oh. Mukhang maedad na nga, hindi na nami-maintain ay. Ayan ang mga yog. Mabilis lang magbuko dahil mabababa. Pag lahat na ito namumungay, oh. Mababa pa, oh. Ha? Pero ahas. Pag mabuko kayo, abot kamay lang. Aha. Mga kapamilat, kung makikita nyo, meron siyang bakod na barbed wire dito. So, lalabas po tayo. Yan. So, ito yung kantuhan. Yan. Ito yung umpisa ng property. Ito yung mga karatig mong lupa. Ayan. So, ang good thing sa property nito, mga kaparmlat, ayan, meron po siyang right of way na kahit gawin mo ng kalsada papunta sa barangay road ay meron. So, ang distance po niyan papuntang kalsada ay abutin po ng mga more or less 120 meters nasa kalsada ka na. Ayan. So palayan tong karating. Ayan. So palabas tayo. May source ng kuryente dito mga kaparmlat. Ayan sa tubig. Makikita nyo naman. Mukhang libre ang tubig dito. May mga hose lang. So, ayan mga kaparmlat yung property. Ayan mismo po. Ayan. So, ito po yung karatig, yung may lupa, yung may-ari po nito. Na willing pong magpadaan siya dyan kahit sirain pa daw yung palayan na yan. Para makadaan lang po doon yung bibili nito. Kasi, pabor rin naman sa kanya. Na kung magkaroon dito ng daan, eh, magiging maganda rin yung daan niya. Tubig yun, walang problema. May sakit yung tubig na malaki yun. So may tangke dyan ng tubig sa barangay. O sa barangay yan. Ah, di. Yung makakabili po niyan kung gusto niyo ng tubig, ayan, pwede po kayong kumunik ng tubig diyan. Mga 100 meters lang pala. Pakalsada. Ano? Kung dito ang daan. Ayan nga, ayan na agad eh. 100 meters. So, ito mga kaparmlat yung magiging daan. Sa gustong bumili. Ayan. Na. Ayan po ang poste ng kuryente. Ayan. Ito na po ang barangay road. Ayan. Ayan. Kita nyo po may court. Ito na po ang barangay hall.
Ito po yung palabas. Ayan.